ating alamin at suriin kung ano nga ba ang armas na inilagay sa Rizal Frigate ng Philippine Navy. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa kabila ng patuloy na panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas, ay narito naman ang ating bansa sa patuloy na pagpapalakas upang tapatan ang mga mapang-abusong mananakop ng mga bahura. Isa na nga sa pinakabagong warship ng Pilipinas ay ang Jose Rizal Frigate. Pero alam mo ba na ito ay inarmasan na ng Philippine Navy? At agad-agad ay sinubukan agad kung gaano ito kalakas. So gaano nga ba kalakas ang armas na ito? At makatutulong nga ba ito upang tuluyan ng maitaboy ang mga umaaligid-aligid sa West Philippine Sea? Sa video na ito, ating tatalakayin kung gaano nga ba kalakas ang armas na inilagay sa Rizal Frigate ng Philippine Navy. Kahit pa gaano kalakas ang baril, kung ito ay walang bala, ito ay hindi magagamit ang buong potensyal ng isang sundalo. Isa nga ang Jose Rizal Class Frigate sa pinakabago, modern at pinagyayabang ng warship ng Philippine Navy. Ngunit sa pagdating nito sa Pilipinas ay hindi pa ito nakakabitan ng mga armas. Pero alam mo ba, napasakamay na ng Pilipinas ang isa sa magpapalakas sa warship na ito. At ito ang paglunsad ng SHAS Acquisition Project, which is under Lot 3 Project. At sa proyektong ito, ay agad nang sinubukan ang Bullfighter Counter Measure Decoys. At narito ang footage habang isinasagawa ang pag-launch ng test. Ginagamit ang mga bullfighter chas na ito ay isang soft skill na ginagamitan laban sa mga parating na anti-ship missiles at ginagawa ng rain metal defense. Alam mo ba na ito ay isa sa pinakabagong 1,300mm decoys para sa SRBOC o Super Rapid Blooming Offboard Chas, which is epektibo para protektahan ang warship gaya ng frigate na prone sa mga anti-ship missiles. Ayon sa Philippine Navy, higit na epektibo ito sa mga missiles na may radio frequency at infrared seekers. Isa din ito sa function ng SHAS. Ay para lituhin ang isang missiles na ma-detect nila sa bigger cluster na target. O kaya naman ay ma-overwhelm ito sa pagkakaroon ng maraming potential targets. Hindi na bago sa Philippine Navy ang ganitong klase ng test, sapagkat noong nakaraang taon lamang ay nagsagawa din sila ng pag-launch ng isang surface-to-surface missiles noong 2022 gamit ang BRP Luna. At kung matatandaan, ay ang nasabing kalaban nila dito ay ang JS Izumo at USS Mobile Bay during Pacific Exercise. Dahil na rin na isabay ang pagtest na ito sa inaabangan ng lahat na Balikatan Exercise na isang annual military drill sa pagitan ng Pilipinas at United States. Bilang karagdagang impormasyon, ang proyekto kasi na ito ng gobyerno ay tinatawag na Frigate Lot 3 Acquisition Project. Ang Lot 3A ay para sa torpedoes na nag-alat ng 900 million pesos na budget. Ang Lot 3B naman ay para sa SHAS na may budget na aabot na 350 million pesos. At ang Lot 3C naman ay para sa Acoustis Decoy na may budget na 450 million pesos.
at aabot ang budget ng buong proyekto na ito ng 1.7 billion pesos. Sadyang nakakalula ang presyo para sa isang armas, pero higit naman na makatutulong ito para sa ating hukbong pandagat. At yan ang mainit na talakayan natin ngayon patungkol sa nilagay na armas sa Rizal Frigid ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.